yung malditang yan, pumasok sa classroom ko habang nagtuturo ako at kung ano-ano lason ang pinainom sa akin. Hoy! You do not treat a teacher that way. Go to the principal's office! Go! Boss, hindi ko na po kaya. Magre-resign na po ako. Ate? Good luck, Nala. Sir Martin. Sir Martin po. Ayoko nang makita pagmumukha ng babaeng yun, ha? Yes, wala na po siya dito. Okay? Hmm. Lili, ikaw na ang bahala dyan. Sige po, Boss Dindo. Si Babo na lang po ng pangalan. Salamat po. Iwan ko na lang po yung sakit. Dito naman yung number niya. Salamat po. Maraming salamat. Ay. Good morning, Boss. Boss, morning. Pinsa ko ho, si Peng. Good morning po. Magaling ho sa computer yan. Naisip ko kasi na kunin na natin siya para yung mga ECU requirements natin siya na lang titira kaysa kumuha tayo sa labas. Iba ang computer sa sasakyan. Ah, may mga naging racket na po ako ng mga ECU sa ibang talyer, Boss. Hindi ako nagpapaayos ng auto sa mga kagaya mo. Kagaya ko po? Babae. Hindi ka nababagay dito. Erol, ba't ba may diskarte na hindi ko alam? Eh, Boss, nasabi niya lang ho kasi sa akin na kapag kumuha tayo ng in-house technician, makakatipin tayo sa mga gawa natin. Wala akong sinabing ganun. Boss, nabanggit niyo yung Webes, narinig ko rin eh. Saka, Boss, di ba nalimutan niyo pa yung pitakan ninyo? Parang medyo nagiging makakalimutin na ho kayo eh. Kape. Apo. Paalisin mo na yan. Balik trabaho. Yes, Boss. Mensya na ho, Boss. Alam mo, tama lang naman may kasama ka rito eh. Para kapag kailangan mo samahan yung misis mo sa ospital, payagan ka na ni Boss. Ayan mo na yun. Alam mo naman yung boss natin, ganun lang talaga yun. Itso, paano naman yung asawa mo? Nagpapacheck up yung mag-isa, oh. Alam mo, salamat ka. Napakabait niyang misis mo. Sipin mo, ah. Siya tong masela yung pagbubuntis. Pero okay lang, nagpapacheck up siya. Mag-isa. Ito kasi si Boss, alam mo, minsan, yung ugali niya. Hirap kasi mag-isa sa buhay, kaya ganyan. Uy, ako ba? Sabi mo. Marinig ka naman. Ano-ano nang pinagsasabi mo? Ano naman, eh. Eh, okay na yun. Iyan mo na, mabait naman yung boss natin. Uy. Talaga sa parte. On occasion. Gamit mo. Ay, ma'am. Welcome po to Mr. Fixit. Paano po ba namin kayo mapapagsilbihan ngayon? San mo si Dindo Mercado? Ah, si Boss Dindo. Bobit! May kape! Tito! Salubong po, Tito. Kailan ka nakabalik? Last week pa po. Pumunta muna pa ako ng Chang para puntahan si Papa, pero sabi po nila sa akin na matag na daw pong nasa inyo. Ba't bumalik ka pa? Tito, alam ko po na nagalit kayo sa akin kasi iniwan ko si Papa. Pero hayaan niyo naman po akong bumawi ngayon, please. Sayang ka lang ng pamasahe. Dahil wala na siya. Ano po wala na? Patay na po si Papa? Bumalik ka lang sa Amerika. Tito, ba't di mo sinabi sa akin? Binili na kuya na huwag ipaalam sa'yo. Bumalik ka lang sa Amerika. Saan po siya nakalibing? Gusto ko po siya puntahan. Para saan pa?
Uy! Ano mo yan? Di pa ako pala si Boss Dindo? Anak kaya si Sir Marvin? Kaya na nagkaanak si Sir Marvin? Bit! Ha? Mayaman ka ba? Hindi. Siguro marami kang ipon. Wala. Kailangan mo ito trabaho to. Oo, oh, maraming bayarin. Tigil-tigilan mo yung pagiging marites mo, ha? Baka mamay maispatang ka ni Boss Dindo, masisisante pa tayo sa ginagawa mo ngayon. Erol! Erol! Boss! Kumo ng taxi ito. Dito, pasensya na po talaga. Ha? Babalik na lang po ako dito para bibistahin ko po kayo ulit. Huwag na. Naalala ko lang yung mga sakit na ginawa mo kay Kuya. Ma'am? Sir Marvin. Yan. Okay. Teka. Thank okay. you. Sir Marvin, yeah. Open ko lang yung gate, ha, yeah. Para makapasok yung araw at hangin. Sir Marvin, ang alam ko yung song na yun. Ikaw ang aking mahal. Theme song yan ng parents mo po. Alam mo, kinakanta ko yung kantang yan sa anak ko pag nalulungkot siya eh. May anak po kayo? Ba? 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 Late ka na naman. Alam mo, palagi ka na lang late eh. Minsan ka pang malate sa klase ko, ibabagsak kita. Ma, si Alexis to, anak mo. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ma'am. Ma'am Alexis, okay. May sakit po si Sir Marvin. Meron siyang dementia po. Pumunta ka dun sa disciplinary office, ha? Kumuha ka ng tardiness slip. Hindi kita papapasukin sa klase ko kapag wala kang daladalang slip. Tandaan mo yan. Ma'am, stage 5 na po yung dementia ni Sir Marvin. Teka, sandali. Hindi ko naiintindihan. Anong nangyayari? Okay, paliwanag po, mo sa akin. Kaya po mabilis po magbagong mood niya. At hindi yan safe para sa patient. Di ba ako narinig? Punta ka sa disciplinary office! Okay, ganito na lang. Bukas balik ka, mga 8 a.m. para baka mas okay na si Sir Marvin. Ano? Anong tinatayin nyo? Mat, bumunta ka sa disciplinary office. Kumuha ka ng tardiness slip mo. Okay, sige na. Balik ka na bukas po. Si 8 a.m. 8 a.m. po bukas. Okay po, pagdating. Sir Marvin, okay. Pasok muna tayo, ha? Ha? Okay, pasok muna tayo sa bahay, ha? Okay po. Tara. Okay ka. May tao! Ayun. Kuya. May tao. Kuya, walang tao. Guni-guni mo lang yun. Ha? Sir Marvin? Sir Marvin, yung kapin, tao niyo na po yun. Ay, naku, safe po kayo dito. Kami lang po ni Boss Dindong nandito po. Okay?
Hindi naman unusual para kay Sir Marvin makaroon ng hallucinations at this stage. That's why we have to assure him that the hallucinations are real so that pwede siya mag-calm down. Lily, sige na, buwi ka na. Ako na ang bahala dyan. Baka singili mo pa ako ng overtime eh. Eh, hindi po. Okay lang po para sa akin mag-send para kay Sir Marvin. Kaya lang. Nga pala, eh, kilala ka bang nurse na pwedeng pumalit kay Tetet? I can ask my friends po. So, may work po sila sa private hospitals. Rich kid ka nga pala. Malamang ganun din yung mga kaibigan mo. Ilang hours pa nga bang kailangan mo para doon sa requirements sa pag-abroad? Pasensya na po, boss Dindong. Pero I'm not doing this for the hours. Happy ako alagaan si Sir Marvin. Okay. I'll go ahead na po. Ah, nga pala. Pag may dumating ng babae, sinasabing anak sa ni Kuya, tumawag ka ng barangay. Manluloko yun. Sige po, papabos. Hindi-hindi ko makakalimutan ang paborito mong pansit luglog. Yan ang laging inaabangan mong niluluto. Sana lagi ka nalang ganitong kapayapa, Kuya. Stage 5 moderate dementia. A patient may be unable to recall major aspects of their current lives, like home address or grandchild's name, other activities of daily living like selecting clothes, preparing meals, and grooming require assistance. Maliligo tayo. Liligo. Ikaw. Liligo. Maligo ka? Ikaw. Mama, naligo na nga ako. Hindi pa. Yan yung suot mo kagabi pa. Mama, naligo na nga ako eh. Sige, good night po, Costindo. Ingat. How can I be sure na anak ni Sir Marvin? November 6, yun yung birthday niya. Nasa Facebook profile niya yan eh. Pansit luglog. Paborito namin. It's on his profile din. May picture ko kasama si Papa. Oh. Wala kang most recent photo? Eh, wala eh. Ito na yung huling picture namin magkasama eh. Paano ba? Yung hinaham niya kahapon. Yung ikaw lang aking mahal, kinakanta niya yun sa akin kapag malungkot ako. Walang nakakalam yan eh. Oo, wala. Ako lang, si Papa tsaka si Tito Dindo. Sige na. Sige, sige. I believe you na. Pasok ka na. Ha? Listen mo na. Tara. Sabi ko, ba't di ka pa umuwi? Uwihan na. Di siya sumagot. Umiling lang siya. So, nag-isip ako, baka masama ang pakiramdam niya. Kanya, linapitan ko. Paglapit ko, nakita ko yung pantalon niya, basa. Naihi pala siya sa pantalon niya. Sabi ko, ikaw na bata ka, bakit hindi ka nagpunta sa CR at doon ka nagwiwi? Kasi po, sabi niya, naihi po ako dahil sa hirap ng exam nyo. Nahirapan sa exam ko yung bata. Kawapa na mo po yun. Oo nga. Alam niyo po, teacher din ako. Kanong bahaya? Yeah. Oh. Sa New York, grade 3 students po hawak ko. Alam mo, mabuti naman niya na may mga batang guro o teacher na nagtuturo pa sa mga bata. Mahalaga yun. Importante yan. Pag-aaral. Ano nga pala pangalan mo? Alexis po. Ganda naman pangalan mo. Sarap pakinggan. Alam niyo po, Papa ko nagpangalan nun sa akin. Estudyante ba kita?
Hindi po. Anak niyo po ako. Alam mo, ako, teacher din ako sa public school sa may Tiaong Quezon. Tata pa kasi ako nun. Laging pangarap ko na gusto kong maging teacher kasi gusto kong maturuan yung mga bata dun sa lugar namin para makapag-aral sila, magkaroon ng edukasyon. Excuse me po, Mama Alexis. Time na po si Sir Marvin mag-breakfast. Okay lang ako na lang magpakain sa kanya. Sir Marvin, okay po ba para sa'yo? Yung si Alexis mo, who feed you? Okay lang. Thank you. Ito po, pansit luglog. Ay! Pansit luglog! Paborito yan ng anak ko. Nung araw nga, binibiro ko pa siya pagkakain na kami para bang kunwari aagawin ko yung pansit luglog niya. Paborito ko pa rin po hanggang ngayon pa. Huh. Ay! Sandali, sandali. Sandali. Paborito ng anak ko yun, pero alam mo, gusto niya pag kinakain niya yung may kalamansi. Bakit walang kalamansi? Ha? Iwan ko po kay Lily pa. Sige po, wait lang. Kukuha lang po ang kalamansi, ha? Oo. Mas gusto ng anak ko yan pag may kalamansi. Mas masarap daw. Lily, pwede bang makingin ng kalamansi para kay Papa? You left Sir Marvin alone? Sir Marvin, tapos na po yung pagkain. Ay, kalat, ay, sayang. Ay, mag-clean up na lang tayo, ha? Sayang ang pansit. Tapos na po yung pagkain, Sir Marvin. Sige, linisahin ko kami mo. Talaga advisable na iwan si Sir Marvin alone. Nakita ko ngayon sa internet na kailangan ng supervision ng mga pasyenteng may demensya. Lalo na kung stage 5 na. Ano-ano ba nangyari sa stage na yun? Mas marami na siyang memories na nakakalimutan. Kasama po yung personal details about their life. May tendency din po sila to wander around, be confused, and easily get disoriented. Ilang stages pa yung demensya? 7 po. Pag last na, ano bang pwedeng mangyari? Very severe cognitive decline po, which means mawawala ng ability na to speak. He won't be able to move unassisted and impaired bodily functions. So paano, wala na ba talagang cure sa sakit ni Papa? As of now, we can only slow down the process. And that's why it's important that he develops a routine at this stage. So as the brain forgets, his body gets used to the habits. Anong pwedeng mangyari pag nawala siya sa routine niya? Minsan, may mga times na na-upset siya, just like what happened with Nurse Tetet. She tried to give him medicine outside of his own schedule, tapos nagalit siya. Oh, ano nangyari sa kasama mo? Ayun, nag-resign siya on the spot. Eh, paano yun? So wala kang katulong? Wala kang karelyebo dito? Naghahanap pa rin po si Sir Dindo. Ako na lang. Aralin ko lahat ng ginagawa mo. Ako na lang re-relyebo sa'yo. Sure pa kayo, ma'am? Baka magalit si Sir Dindo. Gagawin ko ng paraan. Sa ngayon, turong mo na lang muna sa akin kung paano, like, prepare mo ako kung paano ko maalagaan si Papa. Sige. Ang good mood ka, kuya. Ganyan po siya buong araw, boss. Bakit? May ibang tao ka bang nakakausap ngayon? Meron. Isang babae. Babae? Sino? Si Mama.
Pumunta siya rito kanina, nag-usap kami dalawa. Sabi niya, luluwas daw kami ng Maynila. Tapos mamamasyal kami sa Luneta. Sige po, pasok muna tayo, ha? Pasok muna tayo. Lily, sige, ako na bahala sa kanya. Pwede ka na muwi. Overtime ko na naman. Sige po, Sir Mark. Yeah. Siya nga pala, iwanan mo bukas yung gate, ha? May dadaan si Errol sa akin din. Sige po. Tara, kuya. Sige. Ay! Sino ka ba? Bitawan mo ko. Yeah. Teka, bitawan mo ko. Saka papupunta. Uwi ako! Hinihintay ako ng anak ko. Si Alexis, naghihintay. Wala na. Wala na sila, kuya. Hindi wala. Iniiwan ka na nila. Uwi ako, bitaw. Sino ka ba? Ba't ka ba nang awat ng awat? Uwi ako sa... Uwi ako sa anak ko. Bitawan mo ko. Tama na. Uwi na ako, ano ba? Uwi ako. Hinihintay ako ng anak ko. Kuya. Hindi ako ng anak ko. Hindi ka nakakintindi. Hindi naman kita kilala eh. Ano ba? Hindi ka ba? Uy, ang anak ko. Hindi ka nakilala. Uy ako. Papayaan mo ako mga uwi. Hindi ang anak ko. Uy ako. Bakit okay ka lang ba? Bad night po last night. Si Sir Marvin nakalabas sa kalye. Ha? Huh? Uy, kamusta si Papa ngayon? It's okay naman po. Pero nahabol naman po siya ni Boss Dindo. Halika na po. Pabangon na rin si Sir Marvin. Ano po yung dala mo? Si Boss, eh, nag-text na iwan daw niya yung cellphone niya. Pakain pa lang. Eh, ako na. Saan ba nakalagay? Sa dining. Ako na. Sige na. Ah. Thank you. Laptop ni Papa yan. Nakita ko sa bahay namin sa Chao. Eh, pero ba't niyo po dinala dito? Pakiramdam ko kasi makakatulong yan para kay Papa eh. Sige, open it. Kaso yun yung problema. Sira ata, hindi ko mabuksan. Nurse Lily, yun daw salamin ni Sir Dindo na iwan sa... Kuya, hey, relax, okay? Just... Bakit nandito yan? Ka lang po. Gusto lang naman si Sir Marvin makasama yung anak niya. At pag nalaman ni Sir Dindo to, masisiraan. Errol. Kuya, Errol. Errol, please. Gusto ko lang naman mapagsilbihan si Papa. Bigay mo na to sa akin. Huwag mong sabihin kay Tito.
Erol, may anak ka rin ba? Oo. Oh, dalawa. Babae. May kasunod pang isa. Tingnan mo. Ba't ka ba nagtatrabaho, di ba, para sa kanya? Para mapagsilbihan siya, masustentuhan siya. Ganon din ginawa ni Papa ko sa akin dati, kaya gusto ko lang suklian. Pag sinumbong mo kay Tito Dinto, hindi ko yun magagawa. Bihira kayong dalawa. Sige, sige. Sige, sige. May alis na ako. Marami pa ako re-repair. Repair? Anong ginagawa? Gumagawa ka ba ng laptop? Oo. Hindi. Pero yung pinsan ko, magaling. Bakit? May isang favor pa sana ako eh. Nasaan si Erol? Ayun, pay no home service. Eh, tinatawagan ko kanina pa, hindi siya sumasagot eh. Eh baka may ginagawa, kaya hindi ako yung cellphone niya. Iaabot ko lang sana tong laptop na pinagawa niya sa akin. Oh, sige, sige. Okay na. Ako na lang magbibigay sa kanya. Thank you. Ingat. Delivery po. Sali na. Delivery. Hey. Teka, sandali. Ito, aling kay... Aling, alang masabi. Malagay ko sa ito. Ano bang ano? Resibo. Kailangan namin ng resibo. Kahit siguro ano? Kahit siguro i-text na lang. Pay number. Salamat. Ingat, sige. Ako si Marvin Mercado at ginagawa ko ang recording na ito bago ako makalimot. Nanggaling lang ako sa doktor at kinumpirma sa akin ng aking doktor na may demensya ako. Kalabang ko na ngayon ang oras at panahon at kaya ako ginagawa ang recording na ito upang idetalye ang mga importanteng bagay sa buhay ko kung sakali matuluyan na akong makalimot. Marvin, yung bankbook mo, nandun sa second drawer ng aparador mo. Yung Pag-ibig housing loan ko, 6 months na lang, fully paid na. On time naman kasi ako magbayad eh. Pag hindi ako umabot at kunin na ako ni Lord, wala nang iisipin si Alexis. Automatic, bayad na yon. Ang password ng lahat ng online accounts mo ay Alexis 1010. You spell Alexis with a capital A. At ang 1010 ay ang birthday ng iyong unika iha. Ngayon, kung sakali mat bumalik si Alexis, huwag mong kakalimutan, maghahanda ka ng pansitluglog pagkat tradisyon nyo ng dalawa yan. Ikaw mismo ang gagawa nito. Madali lang, ituturo ko sa iyo kung paano. Bihis ka na, Sir Marvin. Ay, akin na. Hindi, hayaan mo siya, hayaan mo siya. Huwag mo siya totally bihisan. I-guide mo lang siya so that he can do it on his own. Okay? Okay. Ayan. Sige, I'll leave the two of you muna, ha? Thank you. Very good, Papa. Bakit mo ba ako tinatawag na Papa? Hindi naman kita kilala. Sorry po. Eh, okay lang yun. Kasi karamihan naman ng mga estudyante ko ang tawag talaga sa akin eh. Tatay, parang yun ang tingin nila sa akin eh. Gaya ni ano, Lily, yung lumabas. Isa yan sa pinakamasipag kong estudyante. Kanya, bihira ako siyang mapagalitan kasi pinapagaan niya buhay ko.
Ganun din po ba nararamdaman niyo pag nandito ako? Oo naman. Okay na po ako doon. Basta po nararamdaman yung mahal ko kayo, okay na po ako. Saka di ba po, sabi nila yung mga teachers daw, yung pangalawang magulang ng mga estudyante. Yes. Kaya pasensya na po kayo kung dati po yung tingin ko sa inyo, Sir Marvin. Sir Marvin, ako yun lang. Estudyante nga kita. Okay lang po ba sa inyo na Sir Marvin ang tawag ko? Or gusto niyo ba Professor Marvin? Okay na sa akin yung Sir Marvin. Or pwede rin namang FPJ. Deal? FPJ? Deal. Deal. Alexis po. Chong, palita. Ay, Chong, tumama pala yung pisa mo kanina. Dinala yung pinaayos mo. Ito na ba yun? Laptop? Pare, naman naman to eh. Hala, andyan lang yan eh. Kasabot pala kayo sa kalokohan to ah. Boss, wala akong kinalaman si Bobby dyan. Eh, pinakiusap ko lang ho sa pinsang ko na ayusin yung laptop. Tapos inabot lang ho sa kanya para ibigay sa akin. Kanino nyo manahuha to? Kay Alexis? Opo. Okay. Yung mga gamit mo, iligpit mo na lahat. Sisante ka na. Oh! Boss! Kailangan ko ho itong trabaho. Ito, mga anak ko yung misis ko. Eh di sana, hindi mo pinagluloko. Mga anak pala ang misis mo eh. Naawa lang naman ho ako sa pamangkin ninyo, kaya tinulungan ko, boss. Obit, tawag ka barangay. Ko? Tatawag ka ba ng barangay o pati ikaw si sisante ko? Ano pa hinihintay mo? Balis ka na. Nasayang mo lang oras ko eh. Oh, sorry na po. Kailangan ko itong trabaho ito. Inaasahan ako ng pamilya ko. Sorry na po. Hindi na ako mauulit, boss. Talagang hindi na mauulit. Dahil nga, tanggal ka na. Sorry, hindi ko sinasadya, boss. Ikaw ba aalis na maayos? O gusto mo, kalad ka rin ka pa ng mga tanod? Gusto naman, boss. Lily, maraming salamat sa mga pagturo mo sa akin, ha? Kahit na alam kong delikado to para sa iyo. Okay naman, gusto ko lang what's best for Sir Marvin. Sorry, may tatanungin lang sana akong personal. No, ano? Magkano pa sweldo sa'yo ni Tito Dindo? Base kasi sa pananalita mo, parang mayaman ka. Yung usual rate ng amin, private nurses po. Eh? Eh, for sure, marami siyang offer sa'yo na mas malaking sweldo, lalo na sa mga ospital. Bakit ka nagtsatsaga kay Tito Dindo? My lolo also had dementia when I was young. Hindi ko kaya naalagan siya. So, it's for Marvin. He reminds me of him. That's why I really want to look after him. Thank you, Lily, ha. Kampante ako na ikaw nag-aalaga kay Papa. Oh, sige na! Kailangan ko lang po itong trabaho. Hindi na magbabago isip ko, Errol. Makakala ko yung misis ko, eh. Makakala ko, kailangan ko ito, eh. Kailangan ko ito, boss! Balin nyo na yung spasing tumahayon na ito. Si Austin ha? Ano? Ako yung nagpumilit na pumasok. Ayaw niya nga ako papasukin kasi di ba sabi niyo wag daw? Sinuway mo rin yung utos ko. Kaya ikaw, pwede ka na rin umalis. Si Sante ka na rin. Tito, sandali naman! Pasensya na po, sorry. Tito, ba, tatanggalin mo ba lahat ng tao mo dahil sa akin? Wala silang respeto sa utos ko eh. Pero wala nga po silang kasalanan. Kasalanan ko po lahat. Ako po sisihin niyo. Matagal lang kita sinisisi sa pagkasira ng buhay ng tatay mo. Ngayon, cargo mo. Ang pagkasira ng buhay ng mga ito. Ano pa hinihintay nyo? Sige na, umalis na kayo. Hindi ko kayo kailangan. Madali kayo palitan. Umalis na! Chong.
ikaw, Bobby. Tinatayo mo dyan. Balik trabaho. Opo. Tito. Tito, sino pong mag-aalaga kay Papa ngayon? Papasok ko na si Kuya sa facility ng mga may demensya. Tito, huwag po. Ako na lang po mag-aalaga. Ako na lang po papalit kay Lily. Tito, sige, please. Sige na. Tito, parang awan niyo na po. Sige na. Tito! Tito, hindi po ako aalis dito hanggat di niyo po ako pinapayagan sa gusto kong mangyari. Bakit mo sinabi sa akin na patay na siya? At sinabi ko, wala na ang papa mo. Ikaw lang ang nag-isip na patay na siya. Ba't di mo sinabi sa akin na may demensya siya? Kasi yun ang bilin niya sa akin. Mahigit 10 taon siya naghintay, Alexis. Tito, naghintay din naman po ako eh. Akala niyo po, dali ng buhay namin sa Amerika. Hindi! Nangako kasi siya, usapan namin nila mama na doon kami titira. Tapos bigla siya nang iwan sa ere. Dito na depress yung nanay ko, kaya kailangan ko samahan doon. Mahirap bang tawagan man lamang siya? Iniintay ko rin po yung tawag niya eh. Iniintay ko lang din naman po na mag-sorry siya sa akin. Ngayon pala po, pareho kaming dalawa naghihintay ng sorry ng isa't isa. Tito, nasaktan lang din po ako. Ayun. Nasaktan lang din naman po ako eh. Tito, nasaktan lang din po ako. Punong-puno po ng pride yung puso ko kung alam ko lang. Sana nag-message na po ako. Wala na, Alexis. Wala na siya. Nasa huli ang pagsisisi. Tito, please, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit ngayon lang po, bigyan niyo po ako ng chance mahalagaan siya. Please! Di yun ang paraan para makabawi. Tito, di ko naman po yun gagawin para pumawi eh. Gagawin ko po yun kasi yung kailangan bilang isang anak niya. Tito? Tito, please! Tito! Tito, please! February 21, ngayong araw na ito. Anibersaryo ng kasal ni Tinto. Hindi mo dapat makalimutan ito, Marvin, dahil ikaw ang best man sa kasal niya. Alam mo, naaalala ko pa yung saya ni Dindo nung araw na yun. Sad to say, hindi mo na siguro makikita yung mga ngiti niyang ganun. Lalo-lalo na ngayon, ha? May 15 taon na ang lumipas mula nung nagkahiwalay sila ni Tess. Nasa Saudi si Dindo nang malaman niya ang pakikihapid ni Tess. At tiyak ko na hanggang ngayon, daladala yun ni Dindo sa kanyang isipan at damdamin.
Marvin, nag-aalala ako para kay Dito. Kaya kung maaari sana, kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, banggitin mo sa kanya ang tungkol sa quotation na ito na nabasa ko mula kay Mother Teresa. Sabi nga, "You may not be where you want to be right now. You may not have everything that you need right now. But you have your life. Count your blessings instead of your problems. Count your smiles instead of your tears. Count your joys instead of your sorrows. Count your friends instead of your enemies." Paalala mo ito kay Dindo, huwag mong kakalimutan, na ang dapat na pahalagahan niya ay ang mga taong nasa paligid niya at nagmamahal sa kanya. Parang naiiyak ka. May problema ba? Huwag kang mahiya. Wala kang ginawang mali. Siya ang nagkasala. Alam ko kung gaano kasakit ang ginawa niya sa'yo. Hindi lang masakit. Durog na durog ako. Wala naman ako ibang ginusto, hindi ang magandang buhay para sa kanya. Pero hindi po. Pagrelasyon sa demonyo yun. Bakit? Dahil ba nalulukot siya? Dahil nag-iisa siya? Ano nagawa sa akin yun? Itapon na lang ang relasyon namin. Ganun-ganun lang. Alam mo, hindi mo kailangang kalimutan ang mga sakit na naramdaman kasama sa buhay. Pasakit na ganyan. Ang mahalaga ay kung ano ang natutunan mo sa mga sakit na naramdaman mo. Ang dapat pagtuunan mo ng pansin ay ang mga taong nagmamahal sa'yo para mahigitan mo yung galit na nararamdaman mo. Sa totoo lang, ang tanging dudurog sa galit ay ang pagmamahal. Pero yun eh, bubuksan mo yung puso at tatanggapin mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Tandaan mo, isa na ako doon. Salamat, Kuya. Salamat. Sino ka nga ulit?
You may not be where you want to be right now. You may not have everything that you need right now. But you have your life. Count your blessings instead of your problems. Count your smiles instead of your tears. Count your joys instead of your sorrows. Count your friends instead of your enemies. Lily, salamat. Mahaga ka. Masaya ako. May natuturo ka sa akin. So, salamat sa pagpunta. May mga trabaho na ba kayo? Mag-start po sa Monday sa government hospitals po. Eh, may offer na rin po ako sa ibang talyer. Bukas po ang simula, boss. Pwede bang... Huwag niyo munang tanggapin. Po. Pasensya na sa mga masasakit na salita na nasabi ko sa inyo noon. Dala lang yun nung galit sa puso ko ng mga panahon yun. Pero ngayong nailabas ko na lahat, eh gusto ko nung bumawi sa mga taong importante sa akin. Gaya ninyo. Kaya, hinihingi ako ng tawad at papakumbaba na humihiling kung pwede magtrabaho kayo muli sa akin. Sige po. Maraming salamat. Pasok kayo. Sana naman po hindi niyo ko pinapunta dito para lecturean sa pag-iwan ko kay Papa. Iniisip ko nga eh. Ano ba mas maganda? Yung kalimutan mo, yung mga masasakit na nangyari sa'yo? O alalahanin lahat ng kabiguan sa buhay? Bilib din ako kay Kuya. Kahit na may ganun siyang sakit, pinilit niyang alalahanin ang lahat, pati yung masasakit. May papanood na ako sa isang sandali. May ganito. Sana'y napatawad na rin ako ng asawa ko sa nangyaring pag-iwalay namin dalawa. Inaamin ko, napakalaki ng pagkukulang ko. Kaya masaya na rin ako ngayon na nalaman ko maayos na ang buhay niya sa Amerika. Pero ang talagang miss na miss ko ay ang aking anak na si Alexis. Kapag nagkita kayo ni Alexis, paalam mo sa kanya ang tungkol sa insurance ko. Nasa ilalim yun ng kutso ng kama ko. Siya ang tanging beneficiary nun, kaya dapat alam niya kung nasaan ang policy. Pag nagkataon na magkausap kayong muli, sabihin mo lang sa kanya kung gaano mo siya kamahal at kung gaano mo siyang namimiss. Pasalamatan mo rin siya na siya ang sumama sa kanyang mama dahil siya rin ang nagpuno sa espasyong aking iniwan. Ang tanging pinagdarasal ko na lang ngayon sa ating Panginoong Diyos ay ang sana huwag kong makalimutan ang pagmamahal ko sa kanya. Huwag nga, iniisip ko. Ang nangyari
nangyari sa akin yung sakit niya. Sino may iiwan sa kanya? Dito naman. Bilang po ako nandito para kay Papa. Para sa inyo din po. Kaya huwag po kayong matakot, ha? Alexis, kasama mo yung mga importanteng tao sa buhay mo. Tulad nila Bobit, si Errol, yung mga magagaling at mababait na mga nurse, tulad ni Lily, ni Tetet, at siyempre, ang pamilya mo na walang sawang gagawa ng lahat para sa'yo. Si Alexis, si Kuya Marvin. Hindi silang kalimutang pasalamatan araw-araw. Dahil sila, hindi magsasawang mahalin ka. At saka... Kain na po. Kakain muna ako. Wala. Kain na to. Oh! Kain na! Masaya ka man, masagana.